Pagitara na lang ako, medyo ano kasi ngayon mga paps, medyo matumbal ngayon ang benta. Pero okay lang, start pa lang naman tayo eh. So, ito yung ginagawa ko para malibang-libang ako dito sa pet shop. Nilagay ko dito yung ano, yung TV, tsaka yung computer dito. Para dito na rin tayo mag-i-edit pag may vlog. So, mas ma-maximize ko yung oras ko dito. Anyways, mga tropa P, ang vlog natin ngayon ay topic na pwede sa mga newbie at pwede rin sa mga hindi masyadong newbie. No? Ito yung mga tips ko and advice na pwede nyong maging guideline. Ito yung tinatawag na agreement between sa may-ari ng stud at sa magpapa-stud. Alright, let's go! Good day mga tropa P, it's your boy Pop Sneaks, and for today's vlog, sabi ko nga, ito yung kadalasang tinatanong sa akin ng mga tropa P natin sa YouTube tsaka sa Facebook. Ano raw ba yung mga agreements between sa may-ari ng dam or ng female at sa may-ari ng stud, which is yung male? So itong mga to, ano lang to ah, ito yung experience ko, pwede namang i-modify itong mga rules na to. So ang sasabihin ko lang yung pinaka-basic lang or pinaka-default lang, yung nakasanayan lang karamihan kumbaga. Pero syempre depende pa rin yan sa pag-uusap nyo ng may-ari ng stud tsaka sa magpapastud ng aso. So term number one, ito yung tinatawag na stud fee. So magbabayad ng cash yung female sa may-ari ng male. So ang default or ang pinaka-usual na nangyayari is bayad muna bago stud. Yun ay kung proven na yung mail. Pero kung hindi pa proven yung mail, eh mahirap mag-demand ng payment first muna, di ba? Pwede rin namang ang bayad, pag nag-take na yung female, na buntis na, or pag nanganak na, dun babayaran. So, pwedeng before and after stud or after manganak, dun pwedeng ibigay yung payment, no? So, pag-usapan nyo na lang kung anong mas maganda. So, yun yung pinaka-basic na agreement. No? Stud fee. Term number 2, ito naman yung tinatawag na puppy share. Yan. Sa puppy share naman po, makakakuha ng isang puppy yung may-ari ng male. At sa rule dito, dapat daw first pick yung may-ari ng male. Yung magpapastad, wala na siyang pake kung anong kukunin ng may-ari ng male. Kung babae or lalaki, hindi naman laging porket first pick yung male, babae na agad yung kukunin niya. Pwede rin lalaki kung ano yung, or kung ano yung matripan niya na puppy, di ba? So yung vaccine po, no? Syempre for example, ako yung may female, magbibigay ako ngayon ng puppy share dun sa may-ari ng male. Ngayon, yung sino bang magpapabaksin nun? Pag-usapan nyo rin yan, no? Pag-usapan nyo yan kung sino yung magpapabaksin. Pero para sa akin, ang pinaka-fair dyan, yung dalawang deworm tsaka isang vaccine, sagutin na nung may-ari ng female. Pero the succeeding, dapat sa mail na yon. Yung iba kasi dinidelay. For example, sasabihin, ay, hindi ko pa makuha yung puppy dyan kasi busy ako. Kasi ganito-ganito, maliit pa, baka mamatay sa akin, baka magkasakit. So, syempre, yung vaccine nun umaandar. Sino ngayon naman obliga na magpa-vaccine? Yung may-ari ng female. Syempre, lugi naman yung may-ari ng female. Magkano isang 5-in-1? 550 yata, di ba? Depende sa area nyo yan. So, ito naman yung mga modified na rulings sa puppy share, no? Yung iba kasi, lumalaban ng tinatawag na 3:1. Sa tatlong anak ng female, kukuha ng isang anak yung male. For example, tatlo yung anak, isa sa male. Kung anim yung anak, dalawa sa male. Kung siyam yung anak, tatlo sa male. So, ganun po yung tinatawag na 3:1. Usually, yan yung mga nagda-demand na mga may-ari ng male na talagang magaganda yung mga males nila. For example, yung mga may mga talagang sobrang gandang stud, gaya ng mga bully, or yung mga German Shepherd na import galing sa ibang bansa, Serbia, Champion Line, sila yung mostly nagde-demand ng 3:1. Pero kung yung quality ng mail mo is ordinary lang or hindi naman talaga siya yung import or hindi naman sobrang ganda ng mail mo, eh wag ka na mag-demand ng 3:1. Siyempre, kawawa naman yung ano, diba? Kawawa naman yung may-ari ng female. Pwede na yung isa. Okay na yun. Panalo ka na dun. So ngayon, paano kung isa lang ang ano, ang anak? Ang pwede nyong gawin, paghatian nyo. For example, ang presyo ng Belgian Malinois ay 12,000. Ngayon, gusto nung may-ari ng female na makuha yung puppy para i-keep niya. Bayaran mo na lang ng 6,000 kalahati yung may-ari ng male. Ngayon, kung ayaw pumayag ng male na ganun ang mangyari, gusto niya kanya yung puppy,
Eh di ang magbayad na lang ng 6,000 yung may-ari ng female, kunin na lang nung may-ari ng male. Ngayon kung ayaw nyo, eh bahala na kayo mag-usap, baka mag-away kayo, no? Usually kasi dito sa mga gantong terms, usapan, diyan may mga nag-aaway, nagkakalukuhan, 'di ba? Nagkakadayaan. Kaya itong advice ko, tips lang 'to, ah. Ito lang yung pinaka-basic lang na alam ko. Marami pang pwedeng mga terms na pag-usapan nyo or bago kayo magpumasok sa agreement ng stud. Pag-usapan nyo mabuti kung ano yung mga terms. Pwede rin kayong magpirmahan, pwede rin kayong gumawa ng contract, di ba? So, para formality lang rin yan. So, ito ah, tip ko sa inyo. Merong mga lumalaban ng, for example, mabait yung may-ari ng male. Sinabi niya, kapag tatlo yung anak, pababa, bibigyan kita ng isang box stud. May mga ganon, may mga subscriber na nagsasabi sa akin, ganon daw yung term nila. Di ba? Kaya depende na lang rin yan kung tropa mo yung, or mabait yung may-ari ng stud. Pwede kang bigyan ng extra box stud. Pero hindi naman ito necessary, ha. Basta nang anak yung female, yung dam na alaga mo, wala na doon, tapos na yung stud mo. Pero meron daw mga iba, ano lang, narinig ko lang rin sa mga tropa, yung iba daw na nagpapastud, nang anak na yung female, nasabihin, hindi nag-take. Kumbaga, pagtingin nila sa dede, laglag na, tapos, di ba, tinatago yung papi, kaya yun ang, ano eh, yun ang mahirap dyan na may mga gumagawa talaga noon, kaya maging maingat tayo sa mga terms sa mga ganito ng mga stud service. Ito pa yung isang mga minsan nangyayari. For example, ako yung may-ari ng male. Nagustuhan ko yung papi na kulay pink. Ngayon, sabi ko dun sa may-ari ng female, akin to, ito yung papi ko. Then yung pala yun din ang gusto niya. Eh medyo masama yung loob niya. Ngayon, nung sinabi kong akin yun, pinabayaan na lang niya. Hindi niya pinadede, hindi pinabaksin, hindi pinadeworm. Pagbalik ko after 2 weeks, after 3 weeks, sobrang payat na nung male, ang pangit na. Di ba? Yung halos nanghihina na. May mga ganun din, kaya sabi ko sa inyo, medyo merong risk sa puppy share, both sides, no? So ngayon, ano ba yung tinatawag na back stud? Di ba? Yung back stud, yun yung pwede nating i-redeem. Diba? Makukuha natin yung back stud sa may-ari ng male kung hindi nag-take yung aso natin. Or kung sa usapan nyo, pag tatlo pababa, may back stud, nasa inyo yun. Diba? Ngayon, ilang back stud nga ba talaga ang dapat or usual na ibigay ng may-ari ng male? Ang back stud po talaga, sa pagkakaalam ko, isa lang. Kapag hindi nag-take yung female mo ngayon, na-redeem mo yung back stud mo, tapos na yun. Diba? Sorry na kung nagbayad ka ng 5K, wala na yung binayad mong 5K na yon. Ganun ang alam kong rulings. Pero kung mabait yung may-ari ng male, tropa mo, pwede pa rin siyang magbigay ng isa pang backstud. Kahit sabihin mong dalawang backstud niyan, pag nag-hit ulit, pastud mo ulit, okay yan. Pero advice ko sa inyo, kung merong ibang available na males, yung may-ari ng stud, piliin nyo na yon. Huwag na kayong magstay doon sa male na hindi nag-take sa aso nyo. Diba? Subukan nyo yung ibang male. Pwede naman siguro yun. Papayag naman siya na ibang male lang gamitin para sa back stud mo. Sa stud session naman, ilang session ba dapat ang female kapag ini-stud? Ilang session, no? So usually kasi talaga, 2 to 3 sessions. Kasi kahit na gawin mong 5 session yan, gawin mong 6 session ng stud, kung hindi mo tatamaan yung pinaka-peak ng progesterone, hindi mo rin mapapatake yung aso mo. Yung iba nga ang alam ko, one stud lang nagtitake. Kasi, pinapaprogesterone test nila yung female. Kaya, pagka-stud, matik sa pool na sa pool. Kahit isang session, kayang mamuntis ang female. Term number 3, ito yung tinatawag kong Paps Nick's term. So, ganito kasi nangyari, mga Paps. Nagpa-stud ako dun sa tropa dati kay JD sa German Shepherd niya. Ang situation nun, hindi pa proven yung female ko, hindi pa rin proven yung male niya. Ang sabi niya sa akin, Kuys, mahirap kung magbabayad ka kagad sa akin ng stud fee. Kasi gusto ko stud fee . Baka hindi mabuntis yung aso mo, and ibalik mo nang ibalik hanggang sa baka hindi mag-take, mahirap yan, parang may risk both side. So sinabi ko sa kanya, broka ko, ganito na lang yung gawin nating term. 3 puppy below, babayaran kita ng stud fee mo. Pero 4 puppy and above, meron kang 1 puppy. Kumbaga, both sides, win-win situation naman . And unfortunately, hindi nag-take si Chelsea. So, wala tayong magagawa sa ganun. Ito rin yung tinatanong sa akin.
sino ba ang dapat magbayad ng shooter kapag puppy share ang usapan? By default, ang nagbabayad po talaga niyan yung may-ari ng female. Yung presyo ng shooter, kayo na dyan, depende yan sa area nyo, or depende kung sino magsushoot. Ayoko nang anuhin yan, itopic yan. Pero kung halimbawa, sabi mo, nakiusap ka, napag-usapan yun ng male na siya na lang magbayad, depende rin sa term nyo yun. So yung mga paps, yun lang yung mga tips ko based on experience lang ha. Hindi ko sinasabing ito yung sundin nyo, na ito yung pinaka-accurate. Kasi ano yan eh, kumbaga hindi naman talaga yan term na may contract na kagaya ng bibili ka ng bahay, bibili ka ng kotse, may mga terms and rights or something. Ito kasi parang more on quasi contract lang yun eh, depende lang sa usapan nyo to eh. Depende sa negotiation nyo kung paano makukompromise yung isa't isa. So yun nga, sabi ko, hindi ganun kadali ang breeding, mahirap din mag-breed ng aso. And ngayon, may mga naghahanap po sa akin ng puppy ng Belgian. Wala pa po akong available kasi hindi pa nag-hit si Bella. Ini-skip ko muna ng kanyang hit. O yun pala, kailan daw, idagdag ko na rin, kailan daw pwedeng ipa-stud ang female? Ako, 1 year and above, pwede na. So, ang ginagawa ko kasi, 1 year and above, pinapa-stud ko na. Then after manganak, hindi ko muna siya pinapa-stud on the spot. Pag nanganak, nag-hit, isang hit muna ulit bago ko ulit papastad. So, ganun lang yung ginagawa ko. Kaya, hindi talaga ako nakapag-produce halos every year once, isang beses lang ako nakapag-breed sa aso ko. Hindi pa sure yun kung mag-take. Anyways, yun lang. Hanggang dito na lang po yung mga tropa pin natin dyan. Ingat kayo lagi. At ito, ito yung pinagkakabalag ko ngayon. Nabibisi ako sa pet shop. So, ang target ko nyan, hopefully, makapagbenta ulit ako sa online ng mga leash. Yun nga, yung mga custom leash. Abangan nyo na lang. Siguro hahanap tayo ng maganda-gandang format to sell online. Alright? So, yun lang. Ganito na lang. Ingat kayo lagi. God bless and keep safe. Pop Sneaks out.